What is up, guys? Okay guys, so for today, tayo ay magpapalit na itong kulay na ito ng lagay ng computer. And bago ko to simulan, i-share ko muna sa inyo kung ano ng update kay Kona. And ito na siya guys. Super bumigat siya. Feeling ko na naba siya. Ayan ang laki ng tiyan niya oh. Lumakas siya kumain kasi ang ginagawa ko is nakakulong lang siya. Kapag nandito kami sa kwarto, siya lang yun nandito, tapos ako yung nilalaro niya, lagi niya akong kinukulit. Ayan, tulad ngayon, kinukulit niya ako. So ayun, wala siyang kalaro dito sa kwarto ko, kaya kami yung naglalaro. Tapos, pag nasa baba kami, nakakulong siya. Hindi alam ko kay Love yung kulungan na maliit sa kanila, para pwede ko siyang bitbitin kung saan man ako pumunta, kasi sobrang habol niya, sobrang tumatahol siya kapag iniiwan ko siyang mag-isa. So ayun, kapag nasa baba kami, nakakulong siya, nakakulong lang siya, pero nung mga unang araw, sobrang tahol niya, hindi siya sanay nang nakakulong. Pero ngayon, kanina, nung nilagay ko siya sa kulungan niya, nung pagkabukas ko ng kulungan, pumasok siya agad kasi alam niya na dun yung pwesto niya. So yun, more than three times siguro, ko siya pinapakain. Tapos yun, on time din yung medicine niya. And malapit na siyang matapos sa paggagamot niya, tapos babalik na kami ulit ng vet. And ayun guys, promise, sobrang sigla ni Kona and sobrang thankful ako dahil masigla siya, hindi siya, ano ba? Hindi siya, tignan mo, kaya ka nagkakasakit eh. Hindi siya matamlay, hindi siya nanamlay. And ayun, sobrang nakakatuwa, di ba bebe? Sana negative na no? Sana negative ka na? Tapos ayan, sabi nga dito sa bahay, parang wala naman siyang sakit kasi nga nakakulong. So ayun, kapag hindi niya ako nakikita, sobrang umiiyak siya. Tapos kapag nasa kama ako, ayun, gusto niyang nasa kama din. And ayan guys, kapag binubuhat siya ng mga nanay at tatay ko, sabi nila bumigat daw si Kona. So yun, feeling ko na naba talaga siya. And hindi ko pa rin siya napapaliguan kasi sabi nga pala nung vet nung last time naming punta, wag ko daw munang liguan kasi baka nga ma-stress. Iniisip ko nga noon baka ma-stress siya kapag kinulong ko, pero yun, nasanay naman siya agad na nakakulong siya. And ayun, hindi pa rin sila pwedeng maglaro nila Macy at saka ni Reese's hanggat hindi ko pa nalalaman na negative siya. Ayun, hopefully and pray lang tayo, sana maging negative yung result na gagawin sa kanya sa susunod na visit namin sa vet. And guys, sa mga nagtatanong kung saan yung mga branches nila, and nakita ko kasi madami nagtatanong sa inyo kung meron ba around Manila or meron ba sa Pasay. Eto guys, ayan yung mga branches nila. So ayun, sana makakita din kayo ng perfect na vet para sa inyo. Sana makahanap din kayo ng vet na kagaya sa amin. And ayun kasi guys, nababasa ko sa inyo, hindi kayo satisfied dun sa vet na nag-aalaga sa inyo. So yun guys, sana mahanap niyo yung vet na okay. So ayun guys, ang agenda natin ngayon is papalitan natin to ng color white, pero hindi natin pipaint dahil nagagalit yung mga tao dito sa bahay dahil sobra yung amoy ng pintura nung nagpintura ako ng cabinet. Ayan guys, yung vlog ko na yan, super 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 baho ng pintura, sobrang amoy yung chemical. Unlike nung nagpaint ako ng wall, hindi ganun katagal yung amoy niya, nawala agad. Unlike yung pangkahoy, iba talaga siya guys. Iba yung amoy ng pintura niya talaga. So ayun, feeling ko nga hanggang ngayon, kasi nagre-reklamo pa din yung nanay ko, amoy pa din daw yung pintura. So yun, naamoy hanggang sa first floor yung amoy ng pintura. So yun, nag-decide ako na wallpaper na lang yung gagamitin ko dito. And eto siya. As in, super plain white. Pero may texture siya. Ewan ko kung makikita nyo guys, pero meron siyang texture. Hindi, parang may mga naka-embossed. So, ayan, plain white lang to. And ito yung gagamitin natin dito. And ang susunod kong gagawin is yung vanity mirror ko. And ito.
Ayan yung lalagyan na ng mga bags ko. Ayan yung papalitan natin sa susunod. Pero ngayon, uunahin natin itong lalagyan na ng computer. Itong lalagyan na ng computer na to is, hindi nyo ito nakita na nag-room tour ako. Nakalagay ito sa second floor namin. Tapos, kaya ako dito nilagay kasi ililipat ko na dito yung computer. So, ayan. Sobrang maalikabok pa siya. Lilinisin ko pa. And, tsaka natin, papalitan nitong color white. And, guys, natanggal ko na nga pala siya. Ay, natanggal ko na lahat. So guys, kung tatanungin nyo kung bakit ko tinanggal at pwede ko naman irektang dikit. So ayun guys, ayoko kasi ng may mga nakausli. So ayun, gusto ko rekta sa tornilyo para alam nyo yun, gets nyo ba? Basta yun. So ayun guys, sisimulan ko na and pipili din ko siyang matapos ngayong araw dahil bukas aayusin na namin ni Love yung computer dito. And bibili din kami ng printer. Tapos ayun, sa mga susunod na araw, busy na si Love. Kaya yun, bukas lang yung time na maaayos namin tong computer. So ayan, pipilitin ko matapos to ngayong araw. And guys, gagamit ako ng blower para dun sa mga corner para ma-fit siya. Pero tatry ko lang to. Wala akong idea pero parang naisip ko lang na baka mag-melt siya ng konti pag sa corner na ayun, para hindi siya nakaangat. Pala guys, yung keyboard na yan color black lang talaga yan, pero ayan, pinalitan ko and nilagyan ko din ng wallpaper. So ayan, ipapakita ko sa videohan ko yan sa TikTok, pati itong mouse. Kunin mo yung keyboard mo tapos sirain mo parang ganito, picturean mo muna para hindi ka malito pag ibabalik mo na. Linisin mo muna gold dahil panigurado maraming alikabok yan. Tapos bumili ka nito, o diba lalaki na ako. Tapos ayan, idikit mo na. Kapakapay mo yung butas, tapos butasin mo. Anong butas yun? Hindi mo kailangan tanggalin lahat ng mga letter. Yung mga nasa paligid lang para hindi ka mahirapan sa pagbalik. Parang pagbalik mo sa kanya, char! Gumamit ka ng cutter o kaya ng blade para mas madali. Okay, testing, testing. Enter, enter, enter. Ta-da! Ta-da! Ayan ang ating bagong lumang keyboard. Tapos yan, kunin nyo din yung mouse nyo, tapos sirain nyo, baklasin nyo. Tapos lagyan nyo din ng wallpaper. Tapos ayan na. Ta-da! So ayan, tapos ilagay ko na dito yung mga plant. Fake plant. So ayan na guys, natapos na ako sa aking pag-setup ng computer. And ayan na siya, napalitan ko na din yung color. Kaso nga lang, medyo ano siya. Medyo madali siyang magasgas. So ayan, bala ko siyang lagyan ng yung mabalbon. Kagaya nito. Ano ang tawag dito, Love? Kagaya nito, pero white yung bala ko kasi tinaray ko dito yung brown. Hindi na nakita yung white. So yun, white na lang yung bibilihin ko. Sa mga gusto magpagawa sa akin dyan. Bye na, bye. So yun lang guys, hope you guys enjoyed this video and give me a thumbs up. So yun lang guys. Bye!